Hello, artists and art bros. Welcome to another painting of a reference picture na nakita ko sa Pinterest. And ang gagamitin kong palette is yung dried na paint from my previous artworks na hindi ko na ginagamit. So, itong painting na to, underpainting, is 4 months ago ko na siyang ginawa, pero ngayon ko lang siya nabalikan. And in-outline ko muna yung big shapes na nakikita ko dito para medyo magmukha siyang accurate to the reference picture. So, ang ginawa kong underpainting is yellowish sa right side ng kanyang face and medyo muted sa left side. And kung mapapansin din ninyo, from the reference picture is aqua na muted, parang bluish yung background, pero ginawa ko dito is violet and yellow na muted colors kasi yun yung nakikita ko and para mas colorful, di ba, kung yun yung gagawin ko. And in here, napansin ko sa pag-shoot ko is unabot na ako ng 1 minute or 2 minutes lang na pag-mix ng colors, and natuwa ko kasi dati talaga hindi ako marunong mag-mix ng colors. So, I struggle and medyo 30 minutes to 1 hour ako inaabot sa pag-mix lang yun ng colors ha, nung first year ako. So, ngayon na na-speed up ko yung process of mixing colors is nakakatulong. I spend my time in doing this and to be more productive. Ang ginagawa kong color dito is yung kanyang t-shirt na ang nakikita ko is sort of muted green siya na dark. So, ang ginamit ko na colors is turquoise and then green. Then, naglagay ako ng red para magmukha siyang muted. Kasi, tip for you guys is gamitin mo yung complementary color going muted. So, for example nga, is yung red and yung green is equals to brown, which is parang yun yung muted version nung kanyang t-shirt. So, nilagyan ko ng lots of red. Kasi, kung tutusin, kung isipin ninyo, without the lighting scenario, kung mas maayos mo siya nakikita, like, tingin ko is olive green talaga yung kanyang t-shirt na iba lang dahil sa composition and editing of the photo itself. So, dito, binlocking ko muna kung saan yung parts na nakita kong nandun yung olive green, which is mostly nasa t-shirt niya. And in here, tinanggal ko muna yun kasi nagkamali ako doon. Kasi dapat light part yun kasi nga may light coming from the right side. So, yun yung ginawa ko doon. And ito, hindi siya pagkakamali, pero more on, iniisip ko na yung black or dark side of the hair. Kasi, hindi siya natatamaan ng ilaw and sobrang baba din ng brightness nung mismong reference picture na nakuha ko. And besides that, I also darkened up the other parts of her face and yung pants din niya, which is most likely reddish siya. Yun yung nakita kong colors, so yun yung ginamit ko sa ilalim. And ginamit ko rin yung black to outline some of the sleeves and the buttons. So, sa painting na to, hindi talaga ako nahirapan kung anong colors na gagamitin ko. Like, alam ko na green yung kanyang shirt, tas red yung kanyang hair, and yung kanyang face is more on the yellow side. Pero ang nahirapan ako sa values. Kasi ngayon, medyo trip kong magsanay about sa lighting scenarios. Kasi napansin ko na to make depth, to create the illusion of depth, kailangan may ibang values and use ka na ilalagay for the pieces that you do.
So, yun yung pinag-aaralan ko ngayon dito sa piece na to. So, in here, I'm using mini brushes to insert the details na kailangan ko. And nilalagay ko muna yung black. So, most likely, parang chiaroscuro yung technique na ginagamit ko. Inuuna ko yung darkest value sa painting na to kasi napansin ko na more on dark values talaga yung reference photo. So, sinunod ko lang din ayon doon sa nakikita ko. So, dito inayos ko lang yung proportions ng onte from the left arm. Nakakatawa nga itong papente kasi na-handle niya na maayos yung gouache kahit na watercolor paper siya. Which is, nakuha ko to from Shopee. And in here, ginamit ko yung red colors for the face. Kasi napansin ko na warm yung mukha niya. And yung kanyang ears, medyo warm din. And dito sa part na to, nilagyan ko ng red yung kanyang hands and shirt. Kasi napansin ko na kulang ng contrast yung mismong piece. Like, hindi ko siya magawa ng contrast for values only. So, nilagyan ko din ng contrast among the colors itself. Which is, red is the opposite of green. Complementary niya. So, yun yung nilagay ko doon sa kanyang shirt. So, yun. Kasi napansin ko na greenish talaga yung nagawa kong piece. So, the way to complement that is to add red color. So, one of my struggles sa painting na to is gawin siyang kamukha niya. Pero, I didn't mind na rin in the process. So, kinalimutan ko na lang din at nag-enjoy na lang ako mag-paint. Regardless kung maayos yung anatomy ko or anything kasi for me, it was a lighting study. And in here, I'm adding yellows. Para hindi siya masyadong magmukhang dull kasi dull na nga yung kanyang background plus yung kanyang t-shirt. Ginawa ko na lang mas unting yellowish yung kanyang face and yung kanyang hands. So dito, inaayos ko lang yung mga ibang details dito using my mini brush. Itong painting na to, siguro inabot lang ako ng 2 hours or maybe less than 2 hours kasi malito naman siya na painting, mga 5 by 7 inches ata to. Maraming times rin ako nahirapan doon sa pagdarken ng values. So, dinagdagan ko lang ng dinagdagan ng black plus brown yung parts na nakita kong madilim, like left side ng face niya. Tingin ko nahirapan din talaga ako kasi yung gouache kapag natutuyo siya is mas nagla-lighten yung color niya. So nahirapan ako based on that. You might be wondering paano ko biniblend yung colors na to. So minsan hindi ko talaga siya totally biniblend using water pero ang ginagawa ko na lang is yung base color ko is dinadagdagan ko lang ng iba-ibang colors or iniba ko lang yung shades niya using white, black, then yung limited color palette din is nakakatulong para mas maging dikit-dikit yung colors niya and yung relativity ng colors sa isa't isa. Kasi kailangan ko rin i-keep in mind kung paano natutuyo yung gouache. Here is the finished product and natuwa ako dito. This one is yung comparison nilang dalawa. And tinry kong i-lighten yung reference picture kung magpaparehas ba sila. Pero tinry ko i-darken. Kahit anong adjust ko ng brightness and contrast, tingin ko hindi ko pa talaga nakuha yung totoong values. And mapapansin nyo talaga na magkaiba sila pero I still like it. That's all for today, guys. Thank you for watching and you'll see me in the next video. Bye!